Hi guys, panibagong araw, panibagong buhay na naman. Welcome back sa aming muntong channel, GG Vlog. Video natin ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aming bagong kulungan. Pero guys, kung bago ka pa lang sa aming channel, please like and subscribe at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video. At syempre, pabisita na rin ang aming Facebook page para updated rin kayo sa aming mga upload. Maraming salamat. Tara, let's go! Unang-una nga guys, pinutol-putol ko muna ang mga bakal para sa pagbuo natin mamaya sa ating bagong kulungan. Dito nga guys, medyo nahirapan ako kasi mano-mano lang ito lahat ang ginawa ko. At syempre, pagkatapos, ilabas na natin ang ating mahiwagang welding machine para sa pagpasirit mamaya. At syempre guys, kailangan din natin sukatin para pantay mamaya ang pagkabit natin sa ating mga bakal. Mahirap na kasi guys pag hindi pantay ang paglagay natin sa ating mga bakal kasi mahirapan tayo pagkabit ang screen mamaya. Buti na lang, meron akong mahiwagang panukat. At ito na nga guys, sinimulan ko ng isukat para makabit ko na ang pinutol nating bakal kanina. At medyo nahirapan niya ako dito guys kasi medyo mahaba to at ako lang mag-isa. Pero syempre, kayang-kaya natin to. At dito nga guys, sinimulan ko na magpasirit. At habang nag-welding pala ako dyan guys, nakalimutan ko pala magtakip sa aking mukha. Ang resulta dyan mamaya, sigurado sunog yan. Itong kulungan pala guys na pinagawa to ng aking asawa. Ito pong project niya na ibinigay sa akin. Dapat daw matapos ko to agad. Kasi daw may ilalagay siya dito. Pero hindi ko alam kung anong ilalagay niya dito. Basta ako, gumagawa lang ako ng pinapagawa niya. At dito nga ako medyo nahirapan guys sa mga mahahabang bakal na ikinakabit. Pero ganun pa man, nakayanan ko naman kahit ako lang mag-isa. Ay so sukatin yan. Mamaya, magpantayan. Kita nyo naman guys yung gano'n nakaseryoso ang mukha ko dyan habang nag-welding ako. Pero sa totoo lang, init na yung mukha ko. Iwan ko nga ba bakit hindi ako nagmask at hindi rin ako nagjacket. Siguro sanay na talaga ako sa init. At ayan na guys, malapit na natin mabuo ang ating kulungan. Sa totoo lang guys, hindi talaga madali ang ganitong trabaho. Napakahirap at napakainit, lalong-lalo na pag ikaw lang mag-isa. At mabuti lang nga guys, kahit papaano marunong ako mag-welding. Kung hindi siguro, sigurado, kumuha na kami para gumawa nito. Dahil marunong ako, kaya nakatipid na kami. Ang mahal kasi yung magpagawa ngayon guys, lalong-lalo na pag baka. Kung bibili naman ako ng tapos na, masyadong mahal din. Kaya napag-isipan na lang ng asawa ko na ako na lang daw gagawa. Total, marunong naman daw ako mag-welding. Buti na nga lang guys, kahit papaano may natutunan ako kahit makunti lang. Kaya kung may pinapagawa ang misis ko, lalo-lalo na pag mini-welding, makakatipid na kami kasi ako na lang gumagawa. At gustong-gusto ko naman yan guys, ang ginagawa ko, lalong-lalo na pag nagapasirit na ako. Ikaw ba, gusto mo rin ba pasiritan kita? At dito guys, medyo madali na kasi maliliit na lang na bakal ang kinakabit ko dito. Sa flooring na side na yan guys, inilalagay kong mga bakal. Pagkatapos ko nang ikabit lahat niyan guys, ay wewelding ko na yan hanggang matapos. At dito nga guys, pinipinishing ko na lang yung mga winildingan ko kanina. Yung iba kasi maliliit pa lang na welding, kaya dadagdagan ko na lang. Maglalagay na lang tayo syempre ng grease mamaya sa likod at sa pinakababa para matapos na at malagyan natin ng screen. At ayan na guys, kung nakikita nyo, patapos na yan at meron yan 5 layers lahat. Yan na ang nagiging skeleton niya guys. Tingnan nyo naman, napakahirap gawin. Lalong-lalo na pag mag-isa ka lang. Pero ayan guys, kung nakita nyo, nagawa ko na. At dito guys, may screen ako dito. Ito po ilalagay natin dyan lahat. Atin i-cover dyan. At yan nga guys, may flooring na siya. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko nilagay kasi medyo matagal at medyo mahirap. Sa paglagay nga ng screen guys, medyo nahirapan din ako dito kasi tinatahi-tahi pa yan bawat isa. At higit sa lahat ay dapat mahigpit ang pagkatali mo dyan. Kasi pag baluwag guys, karamihan o kadalasan lumulubog yung pinapatungan o ang flooring niya. Lalong-lalo na kung mabigat o malaki yung nilalagay mo dyan sa loob. At ayan na guys, kung makikita nyo, malapit na tayo matapos. Ikaw ba guys, alam mo ba kung para saan to ang kulungan na to? Comment mo nga sa baba kung alam mo ang ganitong kulungan o ganitong style na kulungan. O kung nakakita ka na ba ng ganitong kulungan? Sige nga, i-comment mo sa baba kung nakakita ka na ng ganito. O kung alam mo kung para saan to. Sige na, comment mo na. At hanggang dyan na lang muna ang ating video guys. Maraming salamat sa panonood at sa suportan ninyo. Once again, this is GG Vlog. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.